Hello mga tol, kumusta? Welcome dito sa ating channel Simple Life with Ron, kung saan pag-uusapan natin ang mga simpleng bagay na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano kumita ng 50K sa iyong chicharon business. So tara na, sabay-sabay nating pag-aralan at pag-usapan ang mga hakbang na dapat mong gawin para maabot ang iyong layuning ito. Tiyakin nating may sapat na kahandaan bago pumasok sa mga detalye. Una, kailangan nating magtakda ng realistic na oras na frame sa pag-abot ng iyong layunin na 50K na kita. Halimbawa, kung nais mong makamit ang iyong layunin sa loob ng isang buwan, kakailanganin mong mag-focus sa mga mas agresibong hakbang at estratehiya. Narito ang ilang karagdagang detalye at hakbang na maaring iyong isalang-alang. 1. Pagtukoy ng profit margin. Alamin kung magkano ang iyong profit margin sa bawat piraso ng chicharon. Kailangan mong malaman ang iyong mga gastos sa paggawa ng bawat piraso, kasama ang mga gastusin sa mga sangkap, kagamitan, kuryente, tubig, at iba pa. Pagkatapos, idagdag mo ang iyong patong o kita sa bawat piraso. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng eksaktong profit margin, mas madaling matukoy kung gaano karaming piraso ng chicharon ang kailangan mong benta upang maabot ang iyong layunin na 50K na kita. 2. Pagpaplano ng pricing strategy. Pag-aralan ang mga presyo ng iyong mga kalaban at tiyakin na ang iyong mga presyo ay kumakatawan ng halaga ng iyong mga produkto. Maari kang mag-offer ng mga special discounts o promotions upang mas mapalakas ang benta at ang pagtangkilik ng mga customer. Halimbawa, maari kang magbigay ng buy one take one promo para sa isang tiyak na panahon upang mapalawak ang iyong customer base. 3. Pagsasagawa ng cost-cutting measures. Maghanap ng paraan upang bawasan ang iyong mga gastos sa produksyon nang hindi naapektuhan ang kalidad ng iyong mga produkto. Maaari kang mag-negotiate para sa mas mababang presyo sa iyong mga supplier o subukan ang iba't ibang mga sangkap upang mahanap ang pinakamurang subok na kalidad. 4. Maximizing sales channels. Isama ang paggamit ng iba't ibang mga sales channel upang mapalawak ang iyong market reach at maging mas madaling maabot ang iyong target na kita. Bukod sa traditional na pamamahagi sa mga tindahan, maaari kang magbenta online sa pamamagitan ng mga plataforma tulad ng Lazada, Shopee o Facebook Marketplace. Pwede mo ring subukan ang mga mobile cart sa mga lugar na madalas mapuntahan ng mga tao tulad ng palengke, eskinita o mga komperensya. 5. Expansion of product line. Magdagdag ng iba pang mga produkto na may magkaugnay sa iyong chicharon upang mapalawak ang iyong kita. Halimbawa, maaari kang magbenta ng suka, bawang na sausawan o iba pang mga pagkaing pampalasa na makakasama sa chicharon. Sa ganitong paraan, hindi lamang chicharon ang iyong produkto, kundi buong karanasan sa pagkain. 6. Monitoring and adjusting. Mahalaga ang regular na pagmo-monitor ng iyong mga kita at gastos upang malaman kung nasa tamang landas ka sa pag-abot ng iyong layunin. Kung kinakailangan, magsagawa ng mga adjustments sa iyong plano at estratehiya upang mas mapataas ang iyong kita at mas mapababa ang iyong mga gastos. Sa pamamagitan ng masusing pagpaplano, pagiging sistematisado at dedikasyon sa iyong layunin, magiging mas malapit ka sa pagkamit ng iyong layunin na kumita ng 50K sa iyong chicharon business. Ang pagtitiyaga at patuloy na pagsisikap ang mga mahahalagang susi sa tagumpay sa negosyo. At iyan ang ilan sa mga hakbang na maaari mong sundan para maabot ang iyong layuning kumita ng 50K sa iyong chicharon business. Sana ay nakatulong sa inyo ang mga tips na ito. Kung mayroon kayong mga tanong o iba pang mga topic na gusto ninyong pag-usapan, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Salamat sa panonood
at hanggang sa susunod na video. Paalam mga tol!